What's up mga tol? Welcome back sa channel ko. Another new NFT games na naman ang ipipicture natin dito sa channel natin mga tol. Tara, silipin natin. Let's go! Yun mga tol, tayo nagbabalik. Ito nga yung pag-uusapan natin ngayon mga tol, itong Metahorse. Ano ba itong Metahorse na to? Itong Metahorse na to mga tol, para itong ano, yung Pegaxi. Kung familiar kayo sa Pegaxi, parang ganun yung laro nito. Yung parang racing siya, racing. Coming soon pa lang to mga tol. Ito, panoorin natin itong teaser ng ano, teaser video ng Metahorse. Ang totoo yung mga kabayo rito ah. Medyo mahaba-haba itong ano niya, yung teaser ng video. Metahorse, Digital, Equators, Reality. Ito nga, yung ano, yung Metahorse, Competitive Advantage of Metahorse. Kumbaga, mas malakas yung kabayo mo, mas advantage ka sa mga ibang manlalaro. Kaya swerte ka din kung makakuha ka ng medyo mataas yung rarity dito. Pero pag mahina yung kabayo mo, kailangan mo siyang palakasin. Pwede naman dito, pwede mong upgrade yung mga kabayo mo. Tapos, ito naman yung mga kabayo natin mga tol. Itong black, ito ata yung pinaka ano eh. Pinaka highest ano. Pupunta tayo dito, yung speed niya. Makita natin yung dito yung speed. 100-250. Sa amin na may agility tapos endurance niya. Yung black. Black horse. Tingnan naman natin itong blue. Tingnan mo yung endurance nito, itong blue, 20 lang. Itong black, 15. Ah, mas maano pa itong blue ah. Yung speed nito, 110. Tapos to 100. Iba-iba yung ano nila oh. Ito, medyo ano to, itong brown. 25 to 50. Yung speed niya, 115. Dami to, 120 naman. So, endurance, 30. Ah, mas maganda pala yung mga dito, oh, 120. 55 stamina. Ito pala yung pinakaan nila eh. Itong, pala ko yung black tsaka yung brown yung ano. Ito pala yung pinakamalakas, dilaw. Itong yellow. 145 to 150.
Swerte ka mga tol pag na, pag meron ka nito. Pag ito yung kabayo mo. Mapunta naman tayo dito sa mga CEO, mga devs ng ano, mga full docs tong mga ano nila, mga devs. Kasi medyo cartoonist ng konti. Alam ko may mga Pilipino rin dito eh. Sa core team ng ano, ng nitong ano na to, tong MetaHorse. So mukhang Pilipina to. Tapos ito yung mga CEO natin, si MetaWin. So co-founder naman si MetaSami, MetaJune, si MetaJoseph, yung mga ano natin. So si CMO, si MetaJune. Ito naman si Gabriela Curie, ito yung legal advisor nila. Bonus point to mga tol, mga full deduction, mga ano. Ito naman yung roadmap nila. Tapos na tayo dito sa Q3 issue 2021. Tapos na rin tayo dito sa development phase 1.0. Dito na tayo sa... So dito na tayo sa Q1 2022. So, MetaHorse game production, confirmation of game design and prototype. Nandito na tayo mga tol, itong ano na to. Yan, ito nga yung mga pre-marketing, yung mga influencer niyan, lalabas na rin to, yung mga reviews ng mga influencer. Tapos sa Q2 naman, ito yung mga mangyayari. Next month, ito na yung mangyayari sa ano, sa roadmap nila. Ito yung ano nila mga tol, ito yung white paper nila. Lagay ko na rin sa description to, kayo nang bahalang magbasa sa lahat. Basta punta na lang tayo dun sa mga alam kong importanteng ano. I-ano natin dito. Yun nga, what is a MetaHorse? The MetaHorse is the highest honor in the game. The player who will achieve the MetaHorse honor will be rewarded with a physical horse in reality. Mm-hmm. In order to attain the MetaHorse, the player must have an emerald rank, a 5-star rating level and must own either a black or brown NFT horse. Yung brown and brown tsaka black, ito yung pinaka common nila eh. Emerald lang. Mas mataas yung rank mo rito mga tol, mas highest reward yung makukuha mo. So, yung mga rank nila oh. Rank. Tapos star level naman yan, may mga experience points din sila oh. Pangalan naman ng token nitong MetaHorse natin, meta token pangalan niya. Under pala ng Binance Smart Chain to, BSC. Tapos yung total supply ng meta tokens 450 million. Medyo malaki ah. Medyo marami-rami to mga tol. Tapos to naman yung token distribution natin. So government's pool 112. Tapos play to earn 112 din. Ito yung mga reward, itong reward pool natin, itong ano na to, itong play to earn. 25% production pool, token sales,
Ito yung bebenta nila sa ano, sa pag dumating na yung token sales. 72 million. Tapos ano to, team tokens. Ito naman yung mga dev. Ito yung mga ano nila. 10% sila. Tapos ito yung game mode nila. Bale, meron tayong ano, the Metaverse offer 5 game mode. Lima pala yung mga play to earn nila. The jogging mode, the racing mode, the rank mode, the tournament mode, and the metaverse tournament. Uy, meron pa palang metaverse to. Gandang ano nito. Kung napag-iwanan ka na ng Pegaxi, ito yung sayo mga tol. Bagong bago. Sigurado mura pa dito. Dun sa Pegaxi, mahal na dun eh. Di na natin afford nung nandoon. Papasok sana dun ako dati, kaso yung minimum dati dun, 75k. Sabi ko, wag na muna. Kung hanap mo yung Pegaxi, ito yung ano, alternative ng Pegaxi. Ganda pa naman ito mga tol. Merong silang Metahorse official giveaway. Mamibigay sila ng 10,000 USD worth of giveaway to 100 lucky winners. Libre lang sumali dito mga tol. Pwede kayong manalo ng AirPod Pro, Nintendo Switch, USDT, tsaka yung mga NFT. Kung paano sumali dito, simple lang. I-follow nyo lahat ng mga social media nila. Kada follow nyo, may points yan. May entry kayo mga tol. Kaya mas maganda, i-follow nyo lahat yan para marami kayong entries. Marami kayong chance na manalo. Lagay ko na rin sa description ko to, itong giveaway ano na to, link na to. Para diretso na kayo dito mapunta. Yun mga tol, sana nagustuhan nyo itong overview natin dito sa Metahorse. Kung bago ka lang dito sa channel ko mga tol, don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell para lagi kang updated dito sa Metahorse at sa mga iba pang NFT games na nasa channel ko. Maraming salamat sa panonood mga tol. Mabuhay po kayo. To change your